Makibalita tayo sa latest na bagyong Enteng. Makakapanayam natin live si Ana Cloren Horda, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga po sa iyo, Miss Ana. Magandang umaga rin po, Ma'am Susan. Ganyan po sa ating mga taga-subaybay. Miss Ana, nasa na ang bagyong si Enteng? Ito pong bagyong si Enteng ay huli po natin na mataan sa may coastal waters po ng Binzons, Camarines Norte. Yung naranasan nating malakas na pag-ulan din dito sa Metro Manila, medyo malakas din ang hangin, Ana. Ano ba ang dahilan nito? Ito ba dahil sa bagyo tayo mayroong habagat? Yes, so yung naranasan po natin ngayon dito sa Metro Manila ay combined effect na nga po ito nitong bagyong si Enteng. Pati na rin po nitong habagat po natin, kaya ina-expect po natin ngayong araw malakas na bugso ng pag-ulan, malakas na bugso ng hangin din po sa Metro Manila, pati na rin po sa mga kalapit na lugar po natin dito sa Kamaynilaan. Ay, may posibilidad ba na magkakaroon ng storm signal sa Metro Manila? Sa ngayon po ay wala pa po tayong tropical storm warning signal dito sa Metro Manila, pero hindi po natin rule out yung possibility kung sakali na mag-westward or mas umilid pa or mas mag-westward yung movement nitong bagyong si Enteng. So kapag po kasi ganun yung scenario po natin, ay posible pong mahagip po tayo dito sa Metro Manila. Pero sa ngayon po ay kung magpapatuloy po yung track niya ay habagat po, or yung combined effect po ng habagat pati na rin po ng bagyong si Enteng, so inaasahan po natin na maka-apekto dito sa Metro Manila. May posibilidad ba na mag-landfall ang bagyo si Enteng? Yes po, sa ngayon po no, ang inaasahan natin na itong bagyong si Enteng ay posible po mag-landfall dyan sa may Isabela or Cagayan ngayong hapon o mamayang gabi. At tulad niya ho nabanggit po kanina, posible po kasi yung westward movement niya. Kaya kahit sa may Aurora area ay hindi po natin nalis ang posibilidad na mag-landfall po itong bagyong si Enteng. Mm-hmm. At after po nito, no, nakikita rin natin na dito sa may bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, ay posible rin hong magkaroon ng landfall scenario po itong bagyong si Enteng. May ano ba? May chance ba na lumakas pa o maging typhoon o super typhoon? Sa ating pagtaya po, posible po itong manatiling tropical storm category hanggang Martes, pero once na pumunta po ulit dito sa karagatan ay posible po itong maging isang severe tropical storm by Wednesday, at posible rin pong ang peak category po natin na nakikita sa kasalukuyan ay typhoon category po by Thursday or Friday. Ano ang posibleng maging panahon bukas at sa Miyerkules? Yes, po dito po sa Metro Manila, in-expect po natin magiging maulan pa rin po yung ating panahon, at posible pa rin po yung heavy na mga pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin po no, ngayong araw hanggang bukas po ay halos ganitong condition po ng panahon yung ating inaasahan. Mm-hmm. At sa may Bicol Region area, doble ingat po, may malakas na bugso ng hangin, may malakas na bugso ng mga pag-ulan tayong inaasahan. At dahil nga may paakyat po itong bagyong sa Enteng, so halos buong mainland Luzon ay inaasahan ho natin makakaranas po ng masungit na panahon ngayong araw hanggang bukas po ito. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan, lalo na po yung sa mga landslide-prone areas, pati na rin po sa mga flood-prone areas. Ano-ano mga baybayin na magiging masungit at delikado para doon sa mga maliliit na sasakyang pandagat? Dahil syempre, pagka walang mga nakataas na storm signal, medyo malakas yung loob na iba natin mga kababayan na mangisda. Syempre, kung kabuhayan yan o pangkain man. Yes. Ano yung mga lugar na delikado na pumalaot, Ana? Yes, tama ko kayo, no? Dahil nga, Ma'am Susan, malakas nga po itong bugso ng hangin. So, yung pag-alon din po ay magiging rough condition po. So, ngayon, in effect na po yung gale warning natin sa may eastern coast ng Cagayan, pati na rin po sa may Isabela, Aurora, Sorsogon, Albay, San Juanes, Camarines Sur, Camarines Norte at Quezon kasama ang Polillo Island. So itong dadaanan nitong bagyong si Enteng, yan po yung mga seaboard, so yung mga babaeng dagat po dyan, ay hindi na po natin hinahayaan pumalaot yung ating mga kababayan dahil nga po in-expect natin yung matataas at malalaking mga pag-alon. Ganun din po dahil sa habagat ay yung Coast Guard po natin yung nagpapatupad po no, ng mga suspension po kung sakali, dahil nga posible na rin po yung rocky conditions dito po sa may kanlurang bahagi o kanlurang baybayin po ng Southern Luzon, Visayas. So ulitin lang natin, Ana, pwede maging typhoon category ito si Enteng? Yes po, posible po maging typhoon category itong bagyong si Enteng by Thursday or Friday. Okay, kailan ba siya lalabas? Sa ating nga pagtaya po, posible po by Thursday po ito lalabas ng ating area of responsibility kung hindi po magbabago ang kanyang pagkilos. Okay, maraming salamat, Ana Cloren Horda, weather specialist mula sa Pag-asa. Maganda umaga sa iyo at mag-iingat kayo.
Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.